What is up, guys? No, we are back. Kaya na ngayon na ulit ako gawa ng video. Lagi ko sinasabi yan. Yun, bago ang lahat, bago tayo mag-unbox, may gusto ko yung unbox na yung papakita ko sa inyo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na mag-ingat kayo. Social distancing, keep yourselves quarantined. Gusto ko magbigay ng positivity ngayon kasi alam nyo na, gawa tayo ulit ng video para sa inyo. Share ko lang din tong natanggap ko galing kay Geek Vape himself, no? Geek Vape himself. So yeah, papakita ko na sa inyo bago ang lahat. Alam nyo na, stay safe, stay quarantined. Simulan na natin to. Cue the intro. Wah! So yun guys, may pinadala sa ating package, oh. Geek Vape mismo. So, papakita ko sa inyo laman nito kung anong mga natanggap ko. Halata na nabuksan ko na siya, pero syempre, binalik ko lahat sa packaging para may pakita ko sa inyo kung anong mga natanggap ko. So, unbox na natin itong box na to, no? Unbox the box! Unbox the box! So, yan, pasensya na din yung masyado kita yung mukha ko, pero at least kita niyo yung box. So, pagbukas natin guys, may kasama tayong cup. Yeah! Geek Vape! Hindi ko alam kung pabaliktad yung basa nito or ano, pero not sure. Pero ito susuotin natin ngayon. Buong video na to. Yeah. Pero suot ko na talaga to. Pero gusto ko ulit suotin. No? So, as in, nakikita nyo to. Boom. Aegis Boost RBA, guys. Meron tayong RBA sa loob. Which is, nabuildan ko na. Siyempre, nabuildan ko na yan. So, next. Aegis Boost. Yan. Napakaangas. So, siyempre, nagamit ko na yan, guys. So, sinasabi ko na sa inyo, naging honest lang ako sa inyo, nagamit ko na yan. Pati yung RBA niya. So, gusto ko lang pakita sa inyo experience, no? May band tayo. Bowler. Sige, sotin natin to, bowler. Yan. Tapos, this is the very special one, guys. Kung alam nyo lang. Aegis Pod. So, hindi ko mapakita sa inyo to. Malamang nakita nyo na to sa mga advertisement si Geek Vape. Ako kasi may nakita na ako. Ewan ko sa inyo, pero ito yung pinakabagong pod ng Aegis. So, for the next video pa to, guys. So, hindi ko muna ipapakita sa inyo. Pumata ka muna kayo. Tignan nyo muna yung mga picture-picture dyan, no? Mga picture-picture sa Geek Vape. Pero hindi naman muna ito makapakita. April 9 pa natin to upload or before or after April 9, no? Sana magawa natin agad. No? Tabi muna natin to. And bang! Meron tayong Geek Vape bag, no? Pero susuotin din natin yan, syempre, kasi guna natin sila kamahal. No? Kasama yung Aegis Pod sa loob kasi hindi pa naman natin gagamitin. Lagyan muna natin siya dito. Tsaka natin ibabag. Ikaw muna kapakita sa inyo to. Bis may laman, di ba? Kaysa sa wala. Kaysa sa wala, no? Ah. Tapos, t-shirt! T-shirt ng Geek Vape! Let's go! Color white! So, kung sana yung black, pero syempre, appreciate what you have. Okay? And so, yun na halos lahat. Wala na siyang laman. Ayun na halos lahat. Sobrang thankful ako sa Geek Vape kasi alam ko lang napapadala sa akin ni Geek Vape ay Aegis Pod. So, ngayon, nagulat ako may kasama Aegis Boost sa loob tsaka RBA. So, yun. Comment down below and like the video kung ano gusto nyo mangyari sa Aegis Boost na yan tsaka yung RBA. So, yun. Para laman yung box. And so suotin ko tong shirt. Pakita ko muna sa inyo harap yan. Very minimal Geek Vape. Sobrang ganda. Yan na lahat. Ting puti, tapos nasa likod Geek Knows Better. Sobrang simple niya, guys. Yeah, yun ang pinakagustuhan ko sa mga merch ng Geek Vape. Simple lang.
na wala masyado nangyayari. Cool ka lang, geek na geek lang, guys. So, susuot natin to. Magic tayo, ha. 1, 2, 3. Oh! Susuot natin, guys! Ay, puti siya! Extrage nga pala nakuha ko. So, saktong-sakto para sa akin. No, kasama pa yung geek vape na yun, no? Panis talaga. Parang ano na talaga, ayos na pormahan. Vapor na vapor, lalabas ka. Man, vapor ako, huy. Vapor ako, tapos may Aegis pad ka pa sa likod. So, mapakita ko lang sa inyo. Mapakita ko lang sa inyo itong Aegis boost na to with RBA. Kung di nyo pa nakikita, pero syempre, papakita ko pa din, no? So, yun. Nakuha ko nga pala ay Devil Red. Sabi dito, 3.7 ml, 1,500 mAh. So guys, na-review ko na to, kaya panoorin nyo lang yung review ko. Search nyo lang, BPNG Gamer TV, Aegis Boost, BAM! Tapos yun na, makikita nyo na guys yung review ko. Iba nga lang kulay nun, pero ito, I got the Devil Red. No? Kita nyo naman, sobrang napakaangas. No? Focus natin yan, papakita natin sa camera. Sobrang napakaangas, guys. Sobrang napakaangas. So, ngayon, itatry naman natin yung RBA niya, guys. So, super lupit talaga ng RBA. And, syempre, ang gusto ko sa RBA, matatanggal na yung stress mo sa pagpapalit pa ng OCC. Meron ka na sarili mong coil dito sa loob. Bibildan mo na lang. Papalit-palit ka na lang ng cotton, guys. Yun ang pinakamadali kasi maghanap ka ng OCC. So, yung pinaka-main problem dito sa Pinas, OCC. Kasi dahil nagpupunta sa shop na naghahanap ng OCC ng ganitong pad, ng ganitong pad, ng ganyan. Just di ko naman binibenta. Kaya wala din ako. Na yun ang pinaka nakaka-concern sa akin, guys, kasi hindi accessible masyado ang mga OCC sa atin, guys. So ang daming customer na bumili ng ganitong pad, for example Caliburn, tapos naghanap sila ng pad lagi ganito ganyan, which is lagi silang nagsasabi na naghanap na sila sa iba't ibang vape shop pero wala pa rin silang nakikita. So yun ang pinaka number one problem dito. So sana Geek Vape makapag-provide ka ng enough supplies para sa mga suppliers natin dito. So, syempre, makapag-provide din na napakadaming Aegis Boost. So, kasi, eto lang guys, pag ako bumibili lagi sa mga supplier ng Aegis Pad, laging sold out. Man, laging sold out. And nangyayari, ang mga vape shops dito, wala ding mga Aegis Boost kasi dahil ubos lagi, sold out. Madaming taong gustong bumili ng Aegis Boost pero madaming taong hindi makahanap kasi madalas bagong stock pa lang, 20 pieces, ubos agad. So, ang daming lovers ng Geek Vape, no? Boss Geek Vape. Kaya, saludo ko sa inyo sa napakaganda niyong produkto. Yun nga lang, ang pinaka-main problem natin, yung mga OCC na yan. Laging may shop na wala. Doon, magagamit ang mga RBA. Siguro, yun nga yung ginawa nila. Dahil, not enough yung OCC nila, lagi naubusan. Gumawa na silang RBA, which is, para sa akin, okay din naman. Papakita ko sa yung far check niya, guys, tapos cloud check na din. And sabihin ko sa inyo yung thoughts ko. So, yun, yan. And yun, mabilisan lang to. Dito talaga full review. Kasi gusto ko lang pakita sa inyo lahat. So, yun, guys, nga pala, meron akong stock video dito sa cellphone ko. Papakita ko lang sa inyo yung B-roll niya. Nakita nyo, guys, super sleek ng design nung Aegis Boost. And super thankful ako sa Geek Vape dahil ang pinadala nilang kulay ay black and red. So halatang napanood nila yung video ko. And yun, super thankful ako sa kanila. Nagpadala sila additional vape mod na ako daw bahala ko nung gagawin ko doon. Super ganda talaga na itong Aegis Boost na to. At alam nyo naman ang review ko sa kanya. So check nyo na lang ulit. Yun, ang masasabi ko lang ito, guys, nagamit ko na siya. Papakita ko sa inyo mamaya yung build check tsaka fire check. Super lakas na itong Aegis Boost na to, guys. So ginamit ko nga pala 5 loops, DC wire, 26 gauge. And man, that power. So para sa akin lang, guys, nung ginamit ko siya, 40 watts ko lagi siya ginagamit, which is perfect for me. And ewan ko sa inyo kung anong watts gusto nyo, 20, 30, pero konti lang naman yung difference niya. Pag nilagay mo sa 30, konti lang yung difference niya sa 40. Siyempre, gusto natin ng clouds, guys. Para sa akin, gusto ko ng clouds. Pero siyempre, kung pad style lang, hindi ito para sa akin, honestly. Kasi yung air hole nga niya, alam ko sinabi ko ito sa Aegis Boost review na to, masyado siyang malakas mag-intake ng air. Hindi siya totally mouth to lang pad talaga, guys. Hindi siya mouth to lang pad.
lang heat pump talaga siya. So kahit sobrang palitan niyo talaga yung butas ng Aegis Boost, hindi talaga siya enough para mag-mount to lang heat. So yun lang, pero hindi naman ako madalas nagma-mount to lang heat. Nag-mount to lang heat lang ako dahil dun sa Aegis pad na yun. Which is papakita ko na din sa inyo yung review, maghintay lang kayo mga ilang araw pa. And yun, yun ang pinaka nagustuhan kong mount to lang na pad system. I am very excited to review it, no? English ba? No? English pa! Pero sobrang ganda na Aegis pad na yun. As in, waterproof, shockproof. Siyempre, Geekvape yan, di ba gagawa ng unit yan na hindi waterproof, shockproof. Yan ang trademark ng Geekvape, so hindi na natatanggalin yan. So yun guys, maka 40 watts tayo ngayon. So bilis na lang natin para baka kasi malubat agad. Papapakita ko sa inyo yung power check. Bang! Tumatasik yung mga juice, oh, kung nakikita nyo lang. Kulok ulit. So guys, nga pala yung Aegis pad, ibang-iba sa itsura na ito. Kung alam, kung nakita nyo na. Pero syempre, papakita ko sa inyo sa pribagong video. So yun, ika-cloud check na natin to. So nga pala guys, the Rosex nga pala yung RBA na ito. I-screw mo siya. Yan. And yun, okay na yun. Just ito ulit yung, ito pa rin yung airflow niya guys. Andyan pa din. Yan. And, guys, ang masasabi ko lang sa RBA nila, sobrang ganda ng quality ng metal na ginamit, no? Hindi ka talaga magsasayang ng pera dito para bumili ng RBA. Tingnan mo, sobrang kapal ng bakal, oh. Ang bigat pa, no? Medyo mas mahalos magkasing bigat nga lang yung ano, eh. Ewan ko, parang mas magkasing bigat lang yung unit tsaka ito. Ewan ko, basta. Makakapal yung pagkakagawa ng metal nito, hindi siya cheap metal. And yun, kung magkano man mabili natin yun, $350, worth the money naman guys, kasi grabe yung machining quality, and hindi siya basta-basta masira. And syempre replaceable drip tip, no? Tingin ko 5, di ko alam kung 5-10 8-10 to, pero alam ko 5-10 to. So magagamit yung mga special 5-10 drip tips nyo dito guys. Ipakinan natin guys, 1 bar na lang. Bam! Cloud chase! So naka wide open nga pala yung airflow natin. May kita nyo? Pakita ko sa inyo ah. So yun, very flavorful. Wala akong masasabi. Sa lasa niya guys, tsaka sa clouds niya. Pero syempre, nasa depende pa rin talaga yan sa wire na ilalagay nyo, no? Para maging maximum flavorful yung vape nyo or yung juice nyo. Para sa akin, gusto ko talaga yung mga ganito, mga handy lang, mga pad. O guys, itayin nyo lang yung review ko ng Aegis pad. Lalabas na din yun this April. And this April 10 or 9, basta hanggat maaga kaya natin, gagawin natin guys. Halos yun lang lahat ng video na to guys, pinakita ko lang sa inyo. And at konting kaalaman lang dito sa Aegis Boost natin with RBA. So yun, salamat sa mga nanonood sa akin. Mahal ko kayo, alam nyo na. And click that subscribe button and that bell button. Bayan, napag-iisipan ko ano gagawin natin sa Aegis Boost na red, no? Kung mas gusto ko ng akin na lang talaga eh. Nag-enjoy na naman ako dito sa mod na to eh. And syempre, mas mag-enjoy kayo dun sa Aegis pad. Sa mga pad lovers talaga dyan. Mga ay na mga RBA na yan, mga ganyan-ganyan. Which is, di ko alam kung maglalabas sila mga RBA nun. Pero para sa akin, There is no need. So yun, tatapusin na natin tong video guys, no? At salamat talaga sa lahat. Salamat sa panonood ulit. Thanks for watching. Parehas lang yon. And mag-ingat kayo sa inyo. Distance lagi. Basta distancing. Alam nyo na yon. And sana matapos na to agad na corona to. And bumalik na yung mga buhay natin sa dati. Dahil ang dami na nangyayaring masama. And sana matapos ito, Lord. Sabay-sabay. Magdasal tayo lahat sa mga ating tahanan and matatapos din natin ito dahil hoy! Pilipino tayo! May agimat ang dugo natin. Yeah, tama yun. Yeah.
Peace out, bruh!